Kung napanood niyo yung Joker 2019, alam niyo kung ano ang problema sa video na to. Is it just me? Or is it getting crazier out there? Wait. Should I bring it with you? Ngayon kung hindi mo napansin kung ano ang problema o isa ka sa mga hindi pa nakapanood ng Joker 2019, ang gusto ko lang sabihin sa inyo ay ang video na napanood ninyo ay fake. Dahil ito ang original video. Is it just me? Or is it getting crazier out there? Great. Should I bring it with you? Is it just me? Or is it getting crazier out there? Great. Should I bring it with you? Ngayon siguro magtataka kayo kung paano nangyari yun. Well, simps, welcome to Deepfake. Na bago kayo paliwanag kung ano ang deepfake, make sure na nakasubscribe muna kayo sa channel at nakafollow sa ating Facebook page para tuloy-tuloy ang ganitong content. Mag-upload po ako every Tuesday, every week. Ang deepfake ay isang technology kung saan pinapalit ang itsura ng isang tao sa isa pang tao na kadalasan ginagawa sa mga video. Ang deepfake ay nanggaling sa dalawang salita na deep learning at saka fake. Deepfake. Ang deep learning ay isang subset ng machine learning, pero gagawin ko na lang ng sariling video ang deep learning at machine learning in the future. Pero ang kailangan nyo lang malaman ngayon ay ang deep learning ay mas maraming training datasets ang kailangan nito na tignan o pag-aralan kung ikukumpara sa machine learning. Ibig sabihin, the more videos that you have on the internet, most likely ikaw ay magiging victim ng deep fake. Nakahinga ka siguro ng maluwag dahil wala ka naman masyadong video sa internet. Pero since ang most likely target ng deepfake ay yung mga high-profile na celebrities at influencers, this is where it gets dangerous. Imagine this scenario. May nakita kang video na kumakalat sa internet. At sa video na yon ay si Pangulong Duterte at nag-declare ng martial law. Nagalit ang maraming tao. Maya-maya, hindi mo na mahanap yung video dahil dinilit na ng original poster. Kasabay nung paglutang ng balita na fake news daw yon. Dahil dito, mas lalong nakinala ang mga tao. Feeling nila cover up yung nangyari. Nagkaroon ng mga rally at riot at may nagkasakitan and the chaos goes on and on. Feeling mo ba okay ako? Well, you need to watch this video now. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time. For instance, they could have me say things like, President Trump is a total and complete dipshit. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. That is deepfake. Now, of course, pwede pa naman ma-improve yung accuracy ng video na yun. At kung hindi na talaga kaya, pwede naman babaan na lang yung resolution para mas hindi mapansin yung mga flaws ng video. Mapapansin nyo din na halos kaboses ng former president na si Barack Obama yung nag-voiceover sa kanya, which is si Jordan Peele. Nabibiktima na rin ng deepfakes yung mga high-profile celebrities at minsan nilalagay pa sila sa mga pornographic videos or sa mga videos na ikakasira ng kanilang imahe. Maaaring sabihin ng iba dyan, eh kalokohan naman yan, madali lang naman may spot kung ano ang fake at totoo eh. Now, while I agree na most of deepfakes, madali lang naman malaman na fake yun. Ang point kasi dito is, nabubuhay tayo ngayon sa panahon ng misinformation, mga fake news, at mga violent reactions agad ng mga tao kahit hindi pa sila sigurado sa nabasa nila o sa nakita nila. Sabihin mo nga lang na hindi masarap yung original pancit canton, may basher ka na, di ba? Ito ang bad news. Kahit na anong ingat ang gawin natin sa internet, wala tayong magagawa kung merong mantitrip sa atin at ibibiktima tayo ng deepfake. At ang magagawa lang natin collectively and individually is maging responsable tayo sa mga sinishare natin sa social media, Facebook man yan, Twitter, or kung saan mang social media platform ang ginagamit mo. Siguraduhin mo muna totoo yung post, video, or picture na nakita mo bago mo ito i-share. At kung meron ka man nakita na shared post at sigurado ka na hindi totoo yun, huwag mo na lang i-share o kaya i-unfollow mo or i-block mo kung sino man yung nag-share na yan. So sana po marami kayo natutunan, mag-like and subscribe po kayo and mag-comment po kayo dahil lagi ko naman po kayo nire-replyan. Stay safe and I'll see you on the next one.